So yun mga kaibon, ngayon mag-load tayo para sa Lukban, Quezon. So first time, sa wakas pala, sa wakas, umabot na ng Quezon yung kargahan ng south natin. Ano? So yung 6 na ibon pa rin ang ikakarga natin. So karga ko na. Pero bago yan, huwag po nating kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. At saka yung red check natin. Ayan, yung dark check natin na may mga suksok na white. So, ito yung pinaka may edad sa kinakarga natin. Ayan, so yung blue bar natin na white flight. Yung check card natin. So, ayan, unahin na natin itong black. So, ayan, para sa loading station. The next day. 7:20 na, the race. Okay. Pag-aabang tayo ng ibon galing sa Lukban, Quezon. 9 kilometers yung distance mula sa ating loft. Tapang na tayo. A few moments later. Yeah, so eto mga kaibon, may first dropper na tayo. Alright, may first dropper ka agad tayo. Ayos. Alright, na-i-clock natin agad. So yun o, hindi pa pumapasok. Yun o, na-i-clock na natin pero wala pa yung ano, speed. So may second bird na tayo. Andun yung second bird natin. O, inaabangan lang natin yung bumaba. 5 minutes later. So yun o, yung second bird natin. Andun pa sa taas. 1 eternity later. So yun o, 2 out of 6 tayo. Pero yung isang ibon natin, hindi pa rin natin na-i-clock. Ayaw bumaba. Tagal bumaba. Eventually. So ito, third bird natin, yung hen. Yung hen natin, medyo may iba yung third bird natin. So yun, tatlo na ibon natin. Yun, third bird natin. So yun, yung third bird natin na na-i-clock. 925 na lang yung speed. Pero yung first clocker natin, di pa rin yung pumapasok. So ito na yung ibon natin. Na second bird, bumaba na. Ito yung second bird natin. So ito na siya. Alright, yung second bird natin. Ngayon lang siya pumasok. After 10 minutes. More than 10 minutes. So speed niya 895 na lang. So 3 out of 6 na tayo. Alright, may pang-apat na ibon na tayo. Kaya lang, sa bubong dumiretso. So yung white flight natin na blue bar, nandiyan na. So abangan na lang natin bumaba. So yan na yung blue bar natin, yung fourth bird natin. Kaya lang, tagal bumaba. Kanina pa siya nasa bubong. Tambay. So 4 out of 6 tayo. Dalawa na lang naantay natin, yung checkered natin, tsaka yung black. So sana bumaba na to para ma-i-clock. So yan na, yan na yung fourth bird natin, papasok na yan. Alright, huli. Fourth bird. Yan, so fourth bird natin, pumasok pa 703. So 703 yung speed. So fourth bird natin. So tumambay siya mga more or less 10 minutes. A few moments later. Ayun nga mga kaibon, alas 10 na ng umaga. Wala pa yung check-in natin tsaka yung block.
kailangan natin umalis dahil may lakad tayo. Sana pag-uwi natin mamaya, nandyan na silang dalawa. One shift later. So yun mga kaibon, no? Kaka-uwi lang natin. And so far, wala pa rin yung dalawa nating ibon. Nakakalungkot na, no? Alas 6 na ng gabi, wala pa rin sila. Mukhang doon na sila nanirahan. Pero sana bukas ng umaga, makabalik pa sila. May pag-asa pa. May bukas pa. So, abangan ko na lang sila ulit bukas. Tapos, yung first dropper natin, yung first na naiklak natin, hindi pa natin makita kung ilan ang speed. So, gusto lang naman natin malaman kung gaano, kung ano yung speed ng ibon natin. Abangan natin bukas kung makaka-uwi pa yung dalawa. 2 days later. So, yan na ito guys. Bumalik yung checkered natin after 2 days. 2 days bago siya nakabalik. Oh my God! 5 out of 6 tayo, isa na lang ang nawawala natin. Galing Lukban to. Ewan ko kung saan to napunta. So pakakainin muna natin, iklak natin. Tignan natin yung oras, nandipad. So eto na yung checkered natin, mukhang pumayat. Maganda katawan ito pero mukhang nakayayat ng konti. Iklak pa rin natin, iklak pa rin natin. So yan, speed niya 43 na lang. Pero at least nakauwi pa rin siya after 2 days. Wow! So meron pa tayo hanggang mamayang hapon. Pag hindi pa nakabalik hanggang mamayang hapon yung block, so palagay ko wala na yun. 2,000 years later. So yun nga mga kaibon, hindi na nga nakabalik yung block na ibon natin. So pero ayos na rin yan, 5 out of 6. Yung speed pala ng first dropper natin. Akala natin nagka-problema si Kubo Pro, pero tayo pala ang may problema. Bis na G's yung na-encode natin, kaya hindi siya pumasok. Pero dumating siya 826. Ang speed niya nasa more than 1,000 pa. So, ayun. So, ingat-ingat din pala dapat tayo sa pagte-text. Kailangan sigurado yung code na tama bago natin isend. Pangan na lang natin ulit yung mga susunod nilang lipa. Dito ang Tuklas Ibon PH. Maraming salamat.